Hustisya rin ang panawagan ng mga kaanak ng mga nasawing MILF fighter sa engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon sa isang sugat ng MILF fighter, iiwasan daw sana nila ang puwersa ng gobyerno alinsunod sa ceasefire pero napilitan silang lumaban. May news to go si Chino Gaston. Dinatnan naming umiiyak at galit na galit si Rakma Dagadas sa tapat ng kanyang bahay sa barangay Tukanalipaw sa bayan ng Mamasapano. Ang kanyang asawang si Omar, isa sa 18 sundalo ng MILF 105th Base Command na napatay ng mga PNP noong 25 ng Enero. Panawagan niya sa MILF at gobyerno bigyang katarungan ang pagkamatay ng asawa at alamin kung sino ang dapat may pananagutan sa engkwentro. Hindi raw dapat kalimutan na hindi lang ang mga pulis ang naging biktima ng karahasan sa Mamasapano. Pareho rin kami nawala ng anak o di asawa. Kaya lahat kami na namatay ng asawa, nasasaktan din. Hindi lang sila, pati rin kami dito. 5 buwan nang ipinagbubuntis ni Rakma ang kanilang pangatlong anak. Kaya nadaragdagan daw ang kanyang lungkot kapag naaalala ang kanyang asawa. Kapag lumaki na raw ang bata, ikukwento niya kung ano ang nangyari kay Omar. Hindi ko mapigilan umiyak sa iyo nang naiisip ko yung lahat ng sinasabi nila, ganun. Excited siya, may anak siya na lalaki kay babae, yung lalaki, anak namin na dalawa. Labis ang paghihinagpis ng komunidad ng mga namatayang MILF. Nadatnan namin ang ilang pamilya na naghahanda ng kanduli bilang paggunita ng 7th araw na pagkamatay ng mga mahal sa buhay. Kasi naniniwala pa rin ang mga tao dito na itong sinasabi nilang peace agreement o di kaya BBL ay yun pa rin sila, doon pa rin sila. Galit din ang nararamdaman ng sugatang MILF fighter na aming nakausap. Iika-ika pa siyang naglalakad. Hindi pa alam kung bala o shrapnel ang nakabaon sa kanyang hita at balikat. Alas 5 raw ng madaling araw na magsialisan sila sa kanilang mga bahay nang matunugan na may mga tangkeng malapit sa kanilang lugar. Alinsunod sa ceasefire, iiwas daw sila sa mga pulis mula sa mga bahay malapit sa highway o matras sa mga MILF sa kahoy na tulay na ito. Pero lingid daw sa kanilang kaalaman, nagtatago na raw pala ang mga PNP SAP sa maisan sa kabila ng tulay. 2 MILF daw ang agad napatay nang patawid sila ng tulay. Isa na rito ang asawa ni Rakma. Daan namin katawi into mga SAP into tokas mandalo. SAP sa malibutang sa kanin. Pero malayo kayo ang taas. Okay, yung unang barilan daw niya ay madilim na at hindi nila alam na ang kanilang kaaway pala ay sundalo o di kaya ay SAP. Wala na raw nagawa sa puntong ito ang mga MILF kundi lumaban kahit hindi pa nila alam kung sino ang kanilang binabaril. Na 2 katao inasugat sa kami, sa iwa sa kinaambu sa kami. Dito ka na lang po para matalim. Ano po sinabi? Dahil doon, ang sabi niya, nang narinig namin na may sundalo na papasok dito sa Tukanalipo, kaya nga umalis kami dito upang umiwas na magkabarilan. Kaya nga, wala na daw paraan kasi binaril kami nila at may namatay sa amin na dalawa. Chino Gaston, GMA News.